So yun nga, during those times na walang kuryente at walang internet connectivity, I lost the momentum kasi hindi ko rin alam kung anong content ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ano ang i-video ko. And I guess I am sharing the same sentiments and condition sa iba pang gumagawa ng content. Now, there are just times na wala talaga, wala kang maisip kung ano ang i-video mo, kung ano ang gagawin mong content. Although, palagi akong nanonood ng mga channels ng iba pang mga vloggers. Pero you see, yung iba naman, parang nagiging ginawa nilang diary ang YouTube. Meaning to say, kung ano yung i-upload nilang video doon sa channel nila, ay it's just the natural events ng kanilang mga buhay-buhay. Kung ano ang kanilang iniisip, kung ano ang kanilang mga issues na hinaharap, yun lang. And then, they would upload it doon sa kanilang channel and people watch. Yes. Kasi, people want to know kung ano ang nangyayari o mangyayari sa buhay ng isang vlogger. In that way, you are making your life public. No. Mayroon lang isang vlogger. She is from Bukidnon. And she married somebody from Pakistan. Although when she was still in Pakistan, vlogger na siya. And ang content ng mga vlogs niya ay yung daily life niya as a wife of a Pakistani. Until she decided to come home and she brought with her two children. Actually, tatlo ang anak niya na iwan sa kanyang asawang lalaki. Naiwan sa kanyang asawa ang eldest, I think, the eldest son doon sa Pakistan. And then sila lang mag-ina with her two children, isang babae at isang lalaki, ang umuwi dito sa Pilipinas. At yun, every day of her life, she is vlogging. And the content of her vlog is nothing but yung kanyang mga iniisip, kung ano ang kanyang mga reflection sa buhay, at mga simpleng pangyayari sa kanyang buhay. Nagpagawa siya ng kwarto, or nagluto siya ng pagkain, o kumakain siya. You see, this is also the same with other vloggers. Maroon rin akong nakikitang vlogger who is currently, she is an OFW. Ewan ko kung saan siyang country sa Middle East na tatrabaho, but then yun din lang ang ginagawa niya. Yung mga vlogs niya is about her daily routine. Kung siya ay nagluluto, kung siya ay naglilinis, kahit ano-ano lang, basta something that is about her daily routine as an OFW doon sa Middle East. No? And people are watching. And then another vlogger naman, yung mag-ina, I think they are from Cavite. You know, in Cavite, mother and son tandem na palaging nagpa-prank. Pina-prank kahit sino sa kanila, kasi naman si mother naman, there are instances na pina-prank na niyang kanyang anak. And most of the times, yung anak ang nagpa-prank sa kanyang mama. Sometimes, cute naman yung video, pero minsan din, of course, yung respeto natin sa ating ina, na come what may, ina natin talaga yon. So
yung mga video, there are videos na nagpapakita na tama pa ba yun? Mayroon pa kayang respeto between the son and the mother if we are to take into consideration yung prank na ginagawa? So is it just for the sake of vlogging na mayroon silang magawang video, kaya kahit na nag-jeopardize ang integrity ng relationship as a mother and son, yung respeto natin sa ating ina, minsan nag-jeopardize siya. But of course, no, mayroon talagang mga video nila na napaka-cute. No, cute mother and son relationship. Yan nga lang, minsan may mga video din sila na mag-question natin kung nandun pa ba yung respeto ng anak para sa kanyang ina. And then another video na palagi kong napapanood ngayon is yung namang amo, mag-asawa sila, mga bata pa, medyo yung wife ay parang mas matanda doon sa kanyang asawang lalaki. And yung feature naman ng kanilang video ay yung together with their kasambahay and with their yaya. Ang cute. Nakikita ko doon ang kaibahan ng relationship, pakikitungo ng kanilang amo sa kanilang mga kasambahay. At ang sweet talaga ng kanilang mga amo. I hope hindi yun lang dahil sa video. No? Yung ipinapalabas nilang relationship nila sa kanilang mga kasambahay doon lang sa video. Kasi kung totoo talaga yon, then napakaswerte ng mga kasambahay nila. Kasi tinatrato silang hindi iba sa kanilang mga amo. No, yung, lalo na yung amo nilang lalaki, napaka-sweet sa kanilang mga kasambahay. They are treated well. Kung ang mga amo sa Pilipinas ay ganun, then maraming kasambahay na maliligaya sa kanilang buhay-buhay. No? Cute talaga ang relationship ng mga tao doon sa vlogger na yun. Mayroon silang mga prank na ginagawa, mayroon silang mga content na ginagawa na hindi naman na jeopardize ang respeto. Hindi nawawala ang respeto sa isa't isa. So maganda. So, yun ang ginagawa ko. Kasi wala akong maisip-isip na content na i-upload ko sa channel ko. Kaya lagi lang akong nanonood sa mga vlogs ng ibang mga vloggers. And doon, maroon naman akong natutunan. Nagkakaroon ako ng idea kung ano ang gagawin. Mayroon ding mga vloggers coming from other countries who would just feature something about yung isang vlogger from Japan. Ang pinifeature niya ay doon sa mga barko sa Japan na naglalawig, inter-island, 21 hours or 24 hours, kung saan pinapakita na yung kung ano yung amenities, ano yung mga facility doon sa mga barko na yun. At nakakatuwa kasi considering that most of the ships, the passenger ships that we have here in the Philippines are coming from Japan. Sa Japan talaga, bagong-bago yung mga barko. Yung mga surplus ng Japan, dito sa atin napupunta. So, yung mga barko na lumalawig sa Pilipinas, Manila, Cebu, Manila, Davao, and other routes, mga ano na yan? Some of them 20 years old or 25 years old.
So sila yung to yung mga barko na inaano na sa Japan. Na hindi na ginagamit. And then binili natin at kino-convert natin na passenger ship. So, yun sa Japan, yung vlogger na yun, yung ano-ano yung mga accommodation sa barko ng Japan. Meron din mga vloggers na ang content nila ay about yung mga tren, yung mga bus na pwede kang matulog, kahit ano-ano na lang. Kaya kung papasukin mo ang mundo ng vlogging and your primary purpose is to earn from this business, then you will really have to be creative. Dapat makaisip ka ng content na that will attract people, mga followers mo. By the way, nandito na po tayo sa Baybay City, pero hindi tayo papasok sa Baybay City mismo. Kasi masyadong matraffic kung papasok tayo dun sa loob. Mayroong diversion road dito tayo. Itong diversion road, ito yung karsada o daan kung saan hindi na tayo papasok doon sa city. Pagdating natin sa dulo, the end of this diversion road, ay lumampas na tayo doon sa city. Pero madadaanan natin ang ongoing construction ng kanilang city hall at mayroon pang ibang government buildings dito sa daan na ito.